Hi, this is Joel Cruz, A Lot of Sands, and dito kami ngayon sa Vancouver, Canada. And dito kami sa downtown, along Robson, corner Richard Street. Dito kami kayo, kakain kami sa isang famous na mga hot dogs dito sa Vancouver. Ang Japa Dog, it's a Japanese-style hot dog. We'll try it kasi very famous siya dito sa Vancouver. Andito kami sa downtown, yun ang aming hotel, Hilton. Ganda ng aming hotel kasi it's on the 23rd floor. It's a suite and ang ganda ng view sa taas from there. Later I'll show you kung ano yung makikita namin doon. And ngayon mamaya papakita namin sa inyo yung hotdog na in-order namin kung ano. Dito sa Japa Dog. Yan, ito yung sa akin, yung number one. Sabi niya kasi doon yung pinaka-famous dito eh. Very popular. Kijiro naman yung number four. And we also have milkshake. Okay, I'll just try kung anong lasa nitong number one na very popular dito sa Japa Dog. Ang sarap. Very juicy. Yung hot dog. Very juicy talaga. Ano yung sarap siya? You should try this number one. The most popular here sa Japa Dog. Bon appetit. Itadakimasu in Japanese. Let's eat. Okay, thank you. Naglalakad kami ngayon dito sa Robson. Ito yung aming may Tim Hortons dito. Ang daming food actually dito sa Robson. Ito yung aming hotel, Hilton, Vancouver. Yan. We're on the 23rd floor. Kaya pakita namin yung view. Ito maganda yung mga flowers, oh. It's a fresh flowers. Pati yung orchids. Ang ganda, no? Yung orchids. But yeah, hindi mo that's our hotel, Hilton. Pasok na tayo. Ito kami sa 23rd floor. Yeah. I'll show you the view ng aming room. Ay, naglinis na yata siya. Tama, naglinis na. Yan. Ito yung view. Ang ganda, no? Ang ganda, mayroon pang ano dun eh, parang, ano ba tawag dun? Ay, na parang, ano, Coliseum. Yung bilong na yun. Ay, ayun, LSI? Yun ba yun? LSI? IELTS. IELTS. Yung IELTS, meron dito yung pagka maghanap ka ng work dito sa Canada. Pagaling ka sa Philippines. Kailangan mag-IELTS ka muna. Mag-exam ka. Sa English, ano yun eh? About English. Kung makakapasa ka doon, okay, pwede ka na mag-work dito sa Canada. Maganda rin itong building na to. Yan. Yan. Yung bilog na yan. Yung mga neighbors natin nakikita natin. Hindi maganda rin ito eh. Ito na sa kabila. Yan. Yan. Yung ganyan mga veranda. Pag nasa mataas ka ng floor, mas malaki yung veranda mo eh. Sa baba, mas maliit yung veranda niya. Iba naman pala yung green. Yung kanilang garden. Maganda yung location na ito eh. Kasi perfect siya. Tapos nung kahapon nakita ko may mga mountains na meron pang snow. Kaso ngayon, very sunny. Baka natulo na yung snow. Saka sa cloud, hindi na siya makita yung mga mountains. Usually, panay mountains doon banda ron. Panay mountains dyan. Ang ganda ng view natin dito, no? Buti kilometers kayo, no? Kasi ang Amerika, miles eh. Ito kilang parang sa Pilipinas. So, yung kabila niya, yung northbound. Yung northbound. Tapos yung left doon, yun yung ano, yun yung west side. Yan yung mayayaman. Dito, yun. Yeah. Parang Forbes Park ng Pilipinas. Yeah. Malalaking bakay daw. Tsaka... Sabi ko yung glass rate ko eh. Sabi ko, sabi ni Ray Montalesa, doon ako bumili ng bakay. West side. Hi, nandito kami ngayon sa kapila, no? Suspension Bridge Park dito sa Vancouver, Canada. Kasama ko si Ray Fortaleza. Thank you, Ray. Oh, thank you din po. Pagsama mo sa amin dito. Mabait ni Ray eh. Talaga pinapasyal kami eh, no? With kanyang Lexus na electric vehicle. Dito kami ngayon sa Capilano. Ah, Tesla pala. Sorry. It's Tesla pala dito sa Canada. No? Na kanyang electric vehicle.
Ayun, yan. Punta tayo ngayon sa Hanging Bridge. Yeah. No? I-start na kami ngayon ng, dito sa bridge. This bridge mag-start ka with the stairs. Kapal ng kable, no? Ito mo yung kable niya, ang kapal, no? Ito mo, pakita natin yung kable. Saka yun kung paano siya kinawa. Yun, nandun sa harap na yun. Kung gaano siya kinabit siya. Ayun. Pero may mga tao rin na hindi makatawid dito. Natatakot siguro. Magalaw kasi siya. Ma-out of balance ka. Oo. Pag masyadong kang ano, lumalakad. Ayun, no? Ikaw, Jiro. Pakita kita. Okay ka lang. Natatakot siya. Ang ganda ng reaction niya. Okay. I'm sorry. It's alright. Are you good? You want to return? There's no return. No, okay. Talaga. Nakita ko nga yung vlog niya, di ba? Dito. Pero hindi ko alam na natakot din siya. Ang ganda, oh. Pakita mo, Jiren, no? Dito. Oh, no. Ang ganda sa baba, oh. Magalaw din sa hawak mo. Takot ka? Hindi naman. Siguro ang dami na nalaglag na cellphone dyan. Oo nga, ano, baka malaglag yung cellphone. Ito rin, Jira, maganda. Oh. Ang ganda. Ilang bridges to? Ilang ganito? Marami? Ilang ganito hanging bridge? Isa lang ba to? Ganito lang to. Oo. Pero enjoy naman, di ba? Enjoy siya. Ano. Yung experience mo. Ayun pa, meron pa dun sa kabila, Ray. Ayun, no? Meron dun. Pero mas gusto ko to kasi magalaw. Nakakatawa to magalaw. Magalaw kasi siya. Kaya ano. Mag-picture tayo naman. Mag-picture tayo. Kunan mo kami yung picture tapos. Kunan din kita ng picture. Mag-picture ka muna. Gusto ko mapanood ang mga kids ko eh. I'm just curious kung ma-excite sila or matatakot sila dumaan dito. Pagdating ng December, we'll see. Okay. The exhibition eh. Yeah. Parang gusto yung lumipad. Yan, dito sa entrance niya, meron siyang restaurant, cafe, isa pa, meron siyang souvenir shop. Yan, may souvenir shop siya doon. Yan. At saka pumasok dito sa cliff, dito kita may hanging bridge dyan. Dyan ka din lalabas. Yan yan. Okay. Para makita na kanina makikita nila sa loob na namin. Nakapila. Calgary, Alberta, Canada. Dumating kami kagabi. Malapit na naman ito from Vancouver, flying 1 hour, Air Canada. Dito kami ngayon sa ano,
Ryokaku Japanese restaurant. It's a yakiniku. Alam mo yan, obviously, kasi magluluto kami. And ito yung order namin. It's like $20. No, it's good for one person. Meron siyang kasama tatlong items. Pakita natin. Ito yung order namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasama na yung soup, saka yung salad, and of course, the miso soup, no? Salad, and white rice. Yan, niluluto na namin, pero halfway na kami. Medyo malakas yung ako yun ngayon. Yeah. Yeah, please. Ayun, masarap naman siya, mura lang. Hindi lang sa rice lang nagtatalo. Kasi yung rice is jasmine lang siya, hindi siya Japanese. Yung sauce naman niya, ito yung spicy, ito yung sweet, ito naman yung basic na sauce. Yung sauce okay naman eh. Ito lang nasira sa rice kasi it's not Japanese rice. But it's good, masarap. Mm. Hi! Nandito kami ngayon sa loob ng limousine car ni Jason. Isang Filipino na napaka-generous dahil sinundo niya kami dito sa aming hotel. It's our hotel. Yung Le Germain, Germain. No, it's a French hotel dito sa downtown ng Calgary. And kasama namin, of course, yung mga kapwa nating Filipinos like si Jo Clark Kyle dito sa Calgary. Even si Arlene here, no, na mga prospect franchises sa Calgary and mga new friends din. Lapit kami doon in a while. Sige, we'll enjoy. We're going to Banff and St. Louis. I don't know kung Louis or Louis. Lake Louis or Louis yata. Okay, we'll see you there. Hi! Nandito ako ngayon sa Fairmont Banff Hotel dito sa Calgary, Canada. Kasama namin mga Filipinos na nandito sila. Si Jason, of course. Thank you, Jason, sa limousine car na gamit natin. Of course, nandito rin si Arlene here. And Delmar, Dako Black. Yan. Hi! Saka yung isa na sa nawala. Isa, si Anthony nawala. Si Anthony Young. Nandito yung mga ano, since 1920s, 1930s, ito yung mga pictures nila. Sabi nila ginamit doon sa Harry Potter na movie. Ayan siya oh. Ayan pala si Anthony. Pakita mo si Anthony rin. Yes, kasama din namin si Anthony Young. From Mindoro. Mindoro, ano? Ito yung mga pictures. Ang ganda siya kasi mga 1920s, 1930s, 1940s. Yan. Pero doon pala, hotel na siya. Kasi dito, oh, makikita mo yung mga para silang mag-dining, yung kanilang kitchen. Yan. Tapos itong, yan, meron silang outdoor dining. Very elegant yung, ano, napaka-social ng hotel na ito. Kasi sabi na, it used to be a castle before. No? Tapos, ito pa yung mga ibang mga pictures nila. Yan, mga social gathering, they have dancing, yung big event, oh. May mga big event sila, dining, ng mga guests. Alberta Dining Room, circa 1927. Ito naman, guests at the Bumps, spring dance to the tunes of Moxie Whitney and his orchestra, circa 1950s. Ang galing, ano? One piece pa dati, no? Wala pa naka two piece. Ito rin, maganda rin ito, eh, oh. Canadian Pacific Railway workers of the cave and basin mineral water near Banff marked the origin of the first Canadian National Park. In this photograph, the sulfur pool is in full operation at the Banff Cave and Basin, circa 1930s. And nag-golf naman sila dito. Ang ganda. Pakita mo rin yung lobby nila. That's the lobby. Malaki yung lobby nila.
Tapos ayan. Okay. Ito, hindi ko alam. Ah, Chop House. Mga restaurant. Ito meron pa dito. Ang laki niya talaga, no? Ano meron dito? Mga rito? Stones. Mga diamond. Oh, wow. Cedars na hiyo. Ah, mga stones. May wedding receptions. Sinabi ko kasi mga stones, di ba? Galing sa bandas. Ano yung binibenta? Yeah. May mga presyo. May mga kara. Ito yung maganda jira. For ladies. I'm no light. Yan. Ganda nito pala. Interviewin to kami. Oo nga, ang ganda. Ito pa, oh. Ang laki talaga niya. May heritage hall, chop house. Now we go down to the elevators. Ito daw yung sa my bride. Ha? Ito daw yung my bride. Ay, may bride yung nasunog yung kanyang gown. Ba't ba nasunog yung gown niya ng bride? Sobrang haba po ata yung gown niya. Tapos puro kanila before yung ano dito. Ah, nas... Pag ganyan niya nasunog, sumabit siya. Okay. So dito yung bride noon? Ano siya, parang ito pwede itong i-reserve for yung mga social media. Ah, okay. Dyan pa sa mga gilid-gilid pa dyan. Okay. Kita may squirrel. Uh-huh. So, yan, may function area sila dito for dancing. Maganda yan for dancing. Uh-huh. It's with a long chandelier. Meron din siyang parang ano, balcony dito sa taas. Even the roof, oh, maganda yung roof niya. Kasi ang ganda lang. It's parang made of wood. Kababa tayo doon para makita nila. Baka may katabi ka. Ako naman nuupo lang. No, it's okay. Napapagod kasi ako minsan kaya gusto ko maupo. Yan, ang ganda, no? Pwede siyang pang ano, dancing, ng waltz. Kasi it's a hotel, so pwede kayo mag-book dito. No? Dito sa Fairmont Banff Hotel. Mga ilang oras to sa ano, downtown ng Calgary? Mga 1 hour? 1.5 hours. Tapos yung pupuntahan natin, malayo pa? Malapit na? Actually, around na lang siya sa Banff. Ah, around the Banff na lang siya. Oh. 1 hour pa daw, sabi niya, ang late Louise. Ginamit ba ito ng ano? Harry Potter? Sa movie nila? Ah, okay. Yes, I would like to say thank you to Jason kasi siya nag-drive sa amin ng iyong napakagandang limousine car. Yeah, no? Thank you. And promote mo naman yung iyong ano, business dito sa Calgary sa mga Filipinos and non-Filipinos. Ay, hello po sa lahat. Ako po si Jay. I'm running a limo and a shuttle here in Calgary. Most especially here in sa Banff. Mm-hmm. So, I'm very familiar with Banff and Calgary Airport area for drop-off and any group events, wedding events, and conferences. So, yun po. Meron po akong mga limo, dalawang limo, coming yung isa, dalawang bus, and high roof and smaller cars if whatever suits your group or any events po. Sige, mm-hmm. Salamat. Yeah, ngayon nakikita niyo sa screen kung paano makakontakt si Jason. Andiyan yung phone numbers niya, yung address niya, yung kanyang office, no? Yeah. So thank you again, Jason, and good luck, ha. Salamat okay. Din po sa visit dito sa ano sa yeah. Amin dito sa Calgary. Mm-hmm. Okay, next is si Anthony Young, the one from Mindoro. Ilang years ka na dito, Anthony? Actually, ano na ako ngayon? 7 years na. 7 years. August 2016. Oo. Tapos ang understanding ko, may mga Filipino workers ka kapag nasisira yung mga roof nila. Oo. Ginagawa nyo? Oh, yun ang baling yun ang pinagkakabala natin ngayon. Okay. Napapunta tayo sa renovations. Okay. So, yun nga. Inaano ko lang din ngayon na
meron tayong yung promo sa pabubong natin na Roof Now Pay Later. Wow. Maganda yun sa mga iba na hindi natin, yung hindi pa kayo makapagbayad ngayon. Ngayon. So, pwede sila magbayad pagtapos. Okay. Depende sa laki ng kontrata, kung isang taon, pwede rin. Okay. Di ba? O, yun pala eh, sa mga katulungan sa mga Filipinos na Hindi pa kaya agad magbayad ng cash. Oo, pay later sila. Oo, pero magagawa mo na kaagad yung sira na kanilang bubong. Oo, bubong. That's hindi lang yung tsaka mga renovations lahat, interior-exterior naman kami. Uh-huh. Yun, yung inaano ko ngayon sa in-offer namin, sa Pinas Brother. Pwede nyo i-check yung website ko na Pinas Brother Renovations sa website. And then sa Facebook page ko, Pinas Brother Eavesdropping Expert. Yes. Yeah. Lumalabas kayo yan sa screen natin, pati yung contact number mo, yung office mo. Yung number ko pala, 403-605-7468. Yan, ito, first time kumakita si Boss Joel Cruz. Dati sa TV ko lang napapanood. Ngayon, ito na, di ba, katabi ko. Parang kaming long hair. Dati Joel Cruz ang inaano nila sa akin. Ngayon, ito yung original. Kala niyo ako, ito yung original ngayon. Okay. Masaya ako na kita-kita personal. Ako din naman. Yeah. Napakasama ko pa. Filipinos dito. Pero hindi ko na-expect. Sobrang ano mo, makisama sa tao. Kung baga tutusin to dice level ka na, di ba? Pero kung makisama ka sa mga ano namin, of course, parang magkakaperas na tayo. Siyempre. Pero ikaw, iba. Pero iba pa rin. Iba pa rin tayo na gaya mo, mataas yung nabot mo. Nabot mo na lahat ng gusto mo. Kami, mga simula pa lang. Pero yung pagkikisama mo sa amin, pantay talaga. Dapat diba? Lang gano'n. Just keep your feet ikaw on the ground. Ikaw talaga yung totoong idol. Ito talaga yung totoong idol. Yung tumatawag sa akin idol, ito yung totoong idol. Di ba? Thank Joel you, Jonathan. Cruz, no? Yeah, ayan si Jonathan okay, Young. Okay, yeah. Sa mahat may problema ng bubong, pati yung kanilang basement din, no? Pati interior din, no? Oh, ginagawa interior. Mo, no? Oh, all around ito talaga si Jonathan. Okay, thank you, Jonathan. Okay. Anthony Young. Ay, Anthony Young pala. Anthony Young. Thank you, Anthony. Yeah. Oh, okay. Okay. This time naman si Arlene Hare. Wow. And Arlene Hare po ng SMDC International Canada. Yan, wow. So, yan po. Yan. So, ikaw naman, Arlene, para kang real estate broker. No, binibenta mo in SMDC sa Philippines. Yes. Yung mga projects ng SM. Yes. Okay. So, mostly po, I educate people about investment. So, ang role ko na po dito is international property specialist. So, I'm building team na po siya. That's good. So, anyone po na interested na maging part po ng SM Development Corporation, bari libre lang po itong accreditation. And, in-help po natin yung mga Filipinos na kung sinong gustong maging real estate broker or associate. So, welcome po sila sa team ko. And I'm there po to guide them from the beginning at hanggang sa makapag-build po sila ng sales in their own team. So, yun po yung ginagawa ko po. Okay, that's good. So, aside from SMDC, meron ka pa ibang business? Bali, meron din po kami clothing line. So, meron po kami sa Horizon Mall. Yun po yung location namin. And my SMDC office is also located on that same area po ng Horizon Mall. So, by the stage, hindi niyo po yun mamimiss. So, kitang-kita po agad siya. Prime location. That's good. So, yun. So, lahat ng questions ninyo, nakikita yun sa screen ngayon. Ang kanyang name, si Arlene here, numbers niya, website niya, everything, email. Para kung may question kayo, kung paano maging legitimate na broker, nandito si Miss Arlene to help you out. Yes. Okay, thank you so much, thank Arlene. Thank you so much. My pleasure po ma-meet po kayo. Thank you, Arlene. Thank you. Okay. Thank you. This time, si Jo Calicio naman ang unang Filipina na na-meet ko dito sa Calgary, Canada. Hello po. Hi, Jo. Thank Hello you, po. Dahil sa'yo, na-meet ko lahat yes ng mga Filipino po dito. And I'm so honored po na nagkita tayo kasi napaka, nai-inspire po kasi ako kay Sir Joel as in talaga. Pina-follow ko siya talagang simula't simula. Nakasubaybay po ako sa kanya. Okay, now, alam kung negosyante ka, no, marami kang business dito, discuss mo naman yung mga negosyo dito sa Calgary. Yeah. Okay po, ako po si Jo Calizo. Meron po kaming isang production dito. It's called J-Grid Production Entertainment and East West Production also. And meron din po kaming Creative Mind. Yung Creative Mind po namin, it's nagpo-podcast kami dito. May parang mga TV show, something like that po, parang ganon. So, yung J-Grid Production Entertainment po namin, meron din kaming segment doon. Meron kaming Negosyo Canada, My Lifestyle with Jo Calizo with me. Tapos, so, magkakaroon na po siya uli ngayon ng panibagong parang
buhay, something ganun po. So, lumawak na po siya. So, it's called East-West Production po. So, meron po kami sa Toronto, meron po kami sa Edmonton, sa Port McMurray, and then meron din po kami dito sa Calgary, then soon magkakaroon po kami sa Grand Prairie. And wow. Then also, meron din po kaming yung partner ko po na si Miss Arlene here, siya po yung SMDC with Arlene. Meron po kami ngang clothing business and it's called Crazy Box po. So soon, yung ating niluluto, aficionado dealership. Exactly, yung aficionado perfume po. Mm-hmm. Soon po, na magkakaroon na rin po kami dito sa Calgary. Yan, at napaka-excited po kami lahat dyan. Yan, thank you ah. Yes po. At si Arlene dito, at saka si Jo, no? Mm-hmm. Sila magdadala dito ng aficionado dito sa Calgary, Canada. Yes po. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Last but not the least is Miss Delmar Panopio. Hi. Hello. Yan. Hi. Discuss mo naman sa amin, Delmar, ano yung business mo dito sa Calgary? Dahil alam ko lahat kayo mga negosyante. Ako ay mayroon po akong travel agency. Same din sa kanila. Nasa New Horizon Mall. Mm-hmm. And at the same time, kumukuha din kami ng international student. Wow, okay. So, nag-i-enroll din ako ng mga taong nag-upgrade ng kanilang career sa Alberta. Okay. Mm-hmm. Toronto or Winnipeg. Mm-hmm. So, ang school na pilitid ko is CDI College, mm-hmm. RIBS College, mm-hmm. BCAD, Aquinas, mm-hmm. at saka ERP. Mm-hmm. So, si Joe is my honor talaga, naging friends ko siya. Mm-hmm. And then, yun nga, I'm so grateful and honor na na-meet ko rin kayo. Oh, thank you, Delmar. Ako kasi yung tao na, yung nung collection din ng perfume. Mm-hmm. So, nung nasubukan ko yung perfume mo sa limousine, mm-hmm. I said, oh, mm-hmm. maybe that's I'm gonna use right now. Okay, said, thank you, Delmar. I'm so happy na nakasama ka namin dito. Yeah, likewise. And then, I'm so happy din ako na kahit paano nagustuhan mo yung bonding namin. Yes, na kahit yes. ngayon lang namin kayo nakakasama. Maganda yun sa mga ninyo mga Filipinos dito. Very ang solid. Ang saya-saya namin. Mm-hmm. You're always welcome to come back here. Na kahit sa airport, sasalubungin ka namin ng limo. Yeah. We're so proud. With the red carpet. Wow. VIP ako nila. Yeah, VIP siyempre. I'm just saying like, I'm so grateful and honored na nakasama ka namin dito. Thank you, Delmar. Yeah. Basta bumalik ka lang dito, andito lang kami. Okay. Thank you so much. Yeah, nakikita yung sa screen, ang kanyang name, office, mm-hmm. phone number, website, everything, even email. Okay. Yeah. Totoo ba mayroong fly now, pay later? Mayroong ganon. Oh, minsan may promo siyang ganon. Okay? So sa lahat ng Filipinos. May cruise ship din ako. Oh, kung good. Gusto ninyo. Yeah. Mm-hmm. Magkukruise. Wow. Okay, thank you so much. Thank you also, Delmar. You're very welcome here. Okay. And come back always. Of course. Thank you. Welcome, Philippines. Thank you, everyone. Hi, may ganun ako kwento sa inyo na kwento ito galing kay Arlene here. Kasi before daw, yung mga ganitong lights, hindi daw ito mga ganitong lights. It was like fire, real fire talaga. So, medyo ang kwento na medyo nakakakunting kilabot kasi. Merong wedding scene dito. Yung bride, bababa siya dito. Pupunta siya dyan sa dance floor. Diyan pupunta yung bride. So from here, from this floor, no, bumaba siya dito sa stairs. No? This is the stairs na binabaan niya. Basayan. Ito siya. What is the story of the goat bride bath? Kung makikita mo, what is the story of the goat bath? Goat bride bath. Ayan. Kasi, nung kanyang in the most common version of the story, the woman was walking up a curved staircase to the cascade ballroom. Ito yung stairs na to, babaan natin. Dito siya bumaba. So, siguro alam mo naman ng bride. Siya pinaka-veil siya, long veil, long trail. Yun. Tapos, habang bumaba siya rito, unfortunately, sabi ko nga, panay mga apoy. Panay apoy. Nasunog yung kanyang gown sa kanyang veil. To the point na namatay siya. Dito siya namatay sa stairs na to. Yun isang traumatic na story na nangyari. Dito siya namatay sa stairs na ito. And, pero nga ulit, Arlene, babasahin ko siya ulit. Sige, pakita kayo. Okay lang. Pakita kayo. Yan. So, dito siya. Kung saan kami mababa, papunta sana siya dyan dito sa banquet. Dito siya pupunta sa banquet kaso hindi natuloy. So, what is the story of the ghost bride Banff.
In the most common version of the story, the woman was carrying up a curved staircase to the Cascade Ballroom as her new husband waited at the top. She lost her balance and fell to her death as her dress caught fire from one of the candles ringing the staircase. So, ganun pala nangyari. Ano pala siya? Out of balance pala siya dito sa stairs. Na out of balance siya. Pag out of balance, paglapa niya, doon nag-start nasunog yung kanyang ano, yung kanyang gown. But did you see the woman sitting in that chair? Oh, yeah. Tanong ko kayo ng... Where is she? Paralyzed talaga siya. $700 isang araw. Okay, it's isang room. Isang room. 700 hindi. Kano? Depende yan. Yan ay ibang window. Yung sa window sa 1,500 pataas. Nakapuro din. For experience. Baka for experience lang talaga. Kahit lang. Pag nandito ka kasi sa loob, yung sula niyo yun sa mga dinner, mga special din kasi yung mga restaurant yung sa taas. Sabi na lang natin 700. Hindi mga katulog kasi sabi ko dito sa Calgary, ambon lang, nakapayong na kami. Ibang tao, wala pa silang payong. Ang ganda ko, meron siyang LED rin, no? Ito mo sa lobby ng hotel nila. Yan, no? Sa lobby ng hotel, may LED. Yan dapat gawin dati. Yan yung aking packing business ko yun. Sa mga hotel lobby. Pakita mo yung, pinakita mo yan? Yung, ayun yung tower, no? Calgary Tower. Ayan. Nandiyan kami. Hotel Labin, sa tapat lang yan, katabi-katabi niya. Yung, ito pa ng Hotel Labin. Le Jardin Hotel Labin. Tapat niya yung Calgary Tower. Very revolving restaurant dyan. Kaso sabi nila ng mga Pinoy, hindi daw masarap yung food. Pero baka mamayang gabi dyan kami. Ay yung flag ng Canada, pakita mo lang sa kanya sa taas. Dyan, saka doon sa pinakamataas. Okay, kita kami ngayon sa Japanese food. Hi, this is Joel Cruz, the Lord of Sands. Nandito ako ngayon sa The Forks sa Winnipeg, Canada. And tignan nyo, no, pagka Saturday and Sunday, ang dami nagtitinda rito. I think the rental is like 400 or Canadian dollars, kung di ako nagkakamali. Yan, iba-iba, may mga food. May mga accessories. Tapos meron sila mga jewelries, no? And ito nakita nyo, oh, I'm eating this one. All the best. It's a taco. Let's go for the taiki oda. Maraming bumibili sa kanya. Ito yung store ni Oda. Ang kumari is si Oda. May mga kukunta ko Oda. Hello po! This Oda is why it's Oda best. Kasi hello. Siya yung talagang founder na ang gumawa ng concoction ng taho. Yes! Explain mo naman Oda, paano ba itong taho ginagawa? At madaming flavors. Opo, ang taho po namin ay kami mismo yung gumagawa. Meron kaming nire-rent na kitchen dito sa Winnipeg. Tapos nagbebenta po kami every weekend at sa mga market, sumasali kami. May flavors po yung mga taho namin. May original, pandan, ube, and mango. Best seller namin is mango and original. Na nagustuhan niya. Pareho. Mango and original. Yes, parang masarap. And I hope meron pang ube. Yes, may ube din po kami. Pakita natin sa kanila kung paano ginagawa. Close up mo nila. Yan. Yan yung husband mo. Ito po ang husband ko, si Yubi. Okay. Andun yung may ube. Ano yung green? Pandan. Pandan. Pandan flavor. Oh, wow. Yes. Yan. And ang dami mong customers, no? Okay. Hindi lang siya Filipino. Hindi po, lahat po. Kahit ibang nasyon. Ibang lahi. Ibang lahi. Tinatanong nila ko ano yung, kasi nakita nila ang daming naglalakad na may hawak. So, maku-curious sila. Pupunta sila rito. And it's very healthy. Kasi yes po, yeah. Soy. Soybeans po, yes. Opo. Ay, magkano isang ganito? Ang isang tapo namin is $5.75. Tapos may mga nakatabs din kami. Nagpaparent din kami ng mga container na kagaya noon, pero mas maliit sa mga parties. So, paano ka nila makukontakt? Sa Odabes, sa Instagram or Facebook. Tapos, naka-locate po kami sa 1111 Logan Avenue, Winnipeg, Manitoba.
every Friday and Saturday. Pwede niyo po kaming kontakin through Facebook and Instagram. Okay. Mag-message lang po kayo. Okay, good. Salamat! Sige. And also, I would like you to meet si Kate naman. I'll introduce Kate. Kate, introduce mo naman yung inyong restaurant. Yeah, please. Kasi galing kami kanina dito sa restaurant nila. It's a Filipino restaurant, no? And thank you sa accommodation kanina. Masarap yung food. Ayun sa likod yung chef. Yung katampangan na chef. Yan. Nagkain mo naman yung inyong Kikos. Oh, yan. Yeah. Yung Kikos restaurant. Hi guys, so mag-English na lang ako kasi nabubula sa Tagalog. Comfortable ka mag-English, go ahead. Yes. Here in Winnipeg, we have Kikos Grill. We specialize on authentic Filipino cooking and dishes. We have the best barbecue. And isaw, absolutely. Ipagmamalaki ko yung aming mga barbecues and isaw because we prepare them especially with love and this one makes the sauce. So we it's a secret sauce that makes it blow up. Guys, come. My chef is embarrassed. Nahihiya yung aming chef ngayon. Pero yeah, katampangan siya. Katampangan. Masasarap magluto talaga mga katampangan. Paano nila kayo mag-contact? We have Facebook page, Kikos Grill. So if you have if you want to order, we do have caterings, and then we have a buffet every Saturday and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. So yeah, if you want to order, just message us in our Facebook account. Thank you. Nagka-catering di ba kayo? Yes. Catering. Yes. Okay. Yes. Like anong minimum number of persons sa catering? 20, yeah. 20, pwede rin. Yeah. Okay. So, yeah, we cater 200 guests or more than. Lechon? Meron din lechon? Actually, we don't. But we can recommend others restaurant for the lechon. For the lechon. Yes. Okay, yeah. That's great. Yeah. For the Kikos here in Winnipeg. Yes, the Kikos Grill in Winnipeg. Winnipeg. Thank you. Thank you. Hi, dito ngayon sa The Forks Park, no? Explain ni Janelle, no? Kasi napakaganda itong nakita namin dito. So Janelle, para saan nga ito mga parang anchor na ito na yan? Para saan yan? So ito, itong design na to is pagka nasa gitna kayo ng main podium there, sa gabi, pag lumabas na yung mga bituin, yung every circle points. Oo. Nandun yung star. To the star. Oh. So ito halimbawa is the three footsteps of Vishnu. Mm-hmm. So magla-line up siya pagka nandun ka sa gitna. Makikita mo. Okay. So punta tayo sa gitna para kahit wala pang mga stars, no. Imagine na lang muna natin na may mga stars. Ang galing. So ibig sabihin, permanent yung circle na 'yan. Ibig sabihin talagang permanent din yung mga stars nandun lang sila. Parang steady sila, no? Correct. Nandun na sila. Sige. Tignan natin dito. Ang ganda, ha? Ang ganda na naisip dito sa Winnipeg, the park na to. Sino naka-discover dito? Well, ito yung dating trading post nga ng from the 16th century. Mm-hmm. Trading post ng from Winnipeg. Mm-hmm. So ito yung center, dito ka tatayo sa center na to. Parang yes, ako ah, kasi tatayo ako dito. So pag tinida ko yung kanina, may nag-echo ah, nag-echo dito. Exactly. So ayan, doon ko makikita yung mga stars. Ang galing. So here, ito sinasabi niya dito. Ayan. Ayan na siya. Oh, Aguila, Altair. Yeah. Ayan. Makikita mo yung stars. Yung mga stars. Naka-line up siya doon. Mm-hmm. To the point of trajectory. Ang galing, no? Dito maraming stars. Dito rin sa likod, do maraming stars. Ah, yeah, yung dira dito. Parang isa lang siya dito, no, yung dira. Yeah. Dito marami, ito mga four makikita mo. Ito yung Virgo, Leo. Oo. Leo. Yes. Ang galing, ano?
Galing din siyang design. Oo. Mga ilang years na ba ito nandito? As far as I've been here. Like, ilang years ka na nga? 33 years, no? Yes. Tagal mo na dito. Yeah, quite long kasi time. Kasi 10 years old ka pala nandito ka na, no? Yes, correct. Oh, so, wow. Just to let you guys know that ang Winnipeg means muddy waters. Yeah, muddy waters. Kasi makikita natin mamaya yung papakita ko sa iyo ang sige. Ang kulay ng aming river. Okay. Sa Red River. It's really muddy. A little bit. Okay. Sige. Okay, thank you.